Nito lamang 2021 ay nag-viral ang video ng mga batang 1950s na ito na umabot nga ng mahigit 7 million views at patuloy pang nadaragdagan. Men take seat first, and if there's no seat, women have to stand. Oh, I'd love to live in Japan. Oh. Subalit na saan nga ba ngayon ang mga batang ito? Yan ang ating aalamin kaibigan dito lamang sa RPTV Fox. Pero bago tayo mag-umpisa kaibigan, pindutin mo na agad ang subscribe button at ang all notification bell para isa ka sa mauunang makapanood pag may bago tayong upload. Dahil nga sa pag-viral ng video na ito ay talaga namang napakadaming humanga sa talino ng mga batang ito. Lalong-lalo na ang kababayan nating si Raul Contreras. Prejudice against Japanese. Well, not to the extent that I hate them. No, not that way. But I got this, well, as a result of World War. Ginawan din ito ng napakaraming reaction videos ng maraming sikat na content creator. Person loses track of the dignity of the human soul. Oh my God! He sounds 16 like a years man! Ang mga batang ito ay naging parte ng Herald Tribune Youth Forum. Ito ay sinalihan ng pinakamatatalinong bata sa kani-kanilang mga bansa. Ang karamihan dito ay nagkaroon ng magandang karir at ang iba naman ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Subalit ano nga ba ang naging buhay nina Judith Reeder, Ratnati Escada Dainata, Yuriko Kuneshi, at Raul Contreras? At nasaan na nga ba sila ngayon? Ang Indonesia na batang babae na ito ay nagngangalang Ratnati. Medyo nahihiya pa siya at hindi gaanong sanay magsalita ng English. Oh, when we ask somebody if he has a prejudice, then the answer will be, I hate such and such. Ang Indonesia ay dating Dutch colony, kaya naman ang oportunidad na mahasa siya sa pagsasalita ng wikang Ingles ay talaga namang limitado. Sa kabila nito ay nakapagtanong pa si Ratnati ng matinding tanong sa English girl na si Judith. But how do you feel towards the people in the colony? Do you have some prejudice? No, I personally don't have any prejudice. At least I hope I don't. At nakagawa ng isang napakahusay na paliwanag patungkol sa Amerika na ipinaliwanag namang mabuti ng kababayan natin na si Raul. So, well, sort of wrong to say that they are lazy. Let's just say that they've got the very flat feet that they can't lift them up. Si Ratnati ay anak ng national hero ng Indonesia na si Otto Escadar Dainata. At makikita nga ang larawan nito sa pera ng kanilang bansa. Bata pa lamang si Ratnati nang mapas lang ang kanyang ama dahil sa isinagawa nitong anti-colonialism activity. Matapos noon ay wala nang nakitang larawan ni Ratnati hanggang sa may nag-comment sa viral video na nagsabing lola niya itong si Ratnati. Ayon sa kanya ay nag-aral si Ratnati ng literature major sa Indonesian University at nakatanggap ng isa pang degree sa isang universidad sa France. Nagpakasal siya sa isang diplomatiko at tumira sa iba't ibang mga bansa. Ilang taon na ang nakalilipas nang siya ay pumanaw. Si Judith naman ay makikitang ipinagtatanggol ang kanyang sarili laban sa tatlong Asian participants, kagaya ng kanyang pagbibigay katwiran patungkol sa kolonyalismo. Criticize the countries which you criticize the Dutch, for example. But I know the British, when they started doing their colonization, they tried to help the countries. Na ang layunin ay matulungan ng ibang bansa. Gayunpaman ay nakikinig din siya sa mga perspectives ng ibang mga bata at nagsilbing aral para sa kanya ang debating kanilang isinagawa. Nang siya ay lumaki ay nag-convert siya sa Catholicism. Taong 1977, si Judith at ang kanyang pamilya ay bumiyahe patungong Rome bilang parte ng documentary series ng kanilang relihiyon. Siya ay nagsalita patungkol sa kahulugan ng Greece sa kanya bilang isang Kristiyano. You've got to allow yourself, you've got to accept that what happens to you, it is a method of growth towards God. Ngayon ay masaya pa rin namumuhay itong si Judith at aktibong miyembro pa rin siya ng kanilang relihiyon. Ang cute na batang Japanese naman na ito
ay nagngangalang Yuriko Kunishi. Siya ay talagang hinangaan ng audience. Ipinaliwanag ni Yuriko ang tungkol sa kung paano unti-unting nagbago ang Japan mula sa pagiging patriarchal society, kung saan ay nagiging alipin lamang ng mga kalalakihan ang mga babae. Well, before the war, there was no democratic, and women belonged to men, and men controlled women and everything. Kaya naman karapat-dapat si Yuriko na maging isang propesor ng sociology at tanyag na impluensya sa gender studies sa Japan. Siya ay nagsilbing representative ng Japan sa United Nations Commission sa Estado ng Mga Kababaihan at naging presidente ng Women's Affairs Council sa Tokyo. Siya din ang author ng madaming publications at articles patungkol sa contemporary family issues, the role of women in society, women's empowerment and development. Sa mga araw na ito ay aktibo pa rin si Yuriko at maririnig ang kanyang tinig sa mga conferences patungkol sa karapatan ng mga kababaihan. We should move on to a new stage in which we would think more seriously as to how we can ensure the G20 governments to implement their national action plan. At syempre, papahuli ba ang ating kababayan? Raul Contreras, ang batang gumulat sa mga nakapakinig ng kanyang talumpati at sa mga nakapanood ng kanilang video. We examine the individual first before passing any judgment on him. And if we ever pass a judgment, we should be just with it. Walang mag-aakala na ang 15 anyos na batang ito ay may magandang boses at napakahusay magtalumpati patungkol sa politika at napakahusay magsalita sa wikang Ingles. Siya din ang tumulong kay Ratnati at Yuriko na maipaliwanag ng maayos ang kanilang punto, kaya naman talagang siya ang nangibabaw sa buong debate. Talagang hinangaan siya dahil sa mga binitawan niyang linya na hindi makakalimutan, at higit sa lahat ay ang espesyal na powerful moment ang dumating nang si Raul ay nagsilita patungkol sa pagkakabahabahagi ng mga Amerikano depende sa kulay nito. I guess you just envy us colored people. I guess so. Well, is there anything corresponding to that in... Well, I think so, Mrs. Waller, because in the Philippines, it's just funny. There's a common tendency among women. Ang mga Amerikanong nanonood sa mga oras na yon ay talagang nagulat nang makita ang batang Pilipino na ito. Ginamit ni Raul ang garantiya upang mangibabaw kung gaano nakakahiya ang turing ng mga Amerikano sa mga itim sa mga oras na yon, at kung paano namantyahan ang reputasyon ng Amerika sa mata ng mga tao sa buong mundo. Ginamit ni Raul ang kakaiba niyang husay sa pananalita at mapanghimok na pangangatwiran sa pamamagitan ng pagtataguyod ng karir sa public relations. Kalaunan ay bumalik sa Pilipinas itong si Raul at nagtrabaho sa ilang malalaking kumpanya. Siya umano ay naging crisis manager ng dating Pangulong Cory Aquino. Subalit hindi niya ikinarangal ang mga oras kasama si Cory dahil sa ilang mga kontrobersyal na wala sa linya ng kanyang prinsipyo. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang mapagmahal na ama at lolo para sa kanyang mga apo. Tuwang-tuwa naman ang kanyang anak nang magkaroon ng pagkakataon na makita ang video ng kanyang napakagaling na performance sa world stage. Noon pa man ay naririnig niya na ito sa Amerika, subalit hindi niya pa nakikita ang video na ito bago pa ma-upload sa YouTube noong 2020. Sa kasamaang palad ay pumanaw na itong si Raul noong 2012 sa edad na 72 dahil sa sakit na lupus. Dahil sa ipinakita niyang husay at talino, ay hinangaan si Raul Contreras ng buong mundo ng mga panahon na yon.